A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. Yes. God is true. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Robam, mapagpalang gabi. Sa mga praisers natin, good evening, Daddy Jomar, Sister Lola, Mami Beng, Sister Faustina de la Cruz. Ayan, purihin ng Diyos. Thank you, Lord. At syempre, para sa ating digital evangelism, sabay-sabay tayo mag-share. Mag-tag ng ating mga loved ones. Share, write, post, at post na yan sa ating mga walls. Thank you, Lord, sa lahat ng mga kapatid natin kasama natin tonight. Mga kapatid sa China, Sister Ria Quaresma, good evening po sa inyo. Thank you, Lord. Kay Sister Celine Robillo, mapagpalang gabi. Kung kayo ay first time, pakitay dyan, new blessing. Thank you, Lord. Kay Sister Lorna Avenida, sa lahat ng kasama nyo dyan, Sister Janet Tison, isang malakas na amen. Palakpakan sa Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Maya-maya, aaway tayo, pero hingin natin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya samahan nyo po kami. Sa imtim tayong manalangin, hingin natin ang kanyang pagsama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, praise the Lord. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, maraming salamat po, aming Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po'y nagpupuri, niluluwalhati, pinaparangalan ang iyong pangalan. Ngayong gabi, Lord, ang aming hiling, kami lumalapit sa iyong mapagpalang trono. Hayaan niyo po maranasan ka namin. Samahan niyo kami, Lord, sa gawain ito. Mag-ito'y banal sa iyong harapan, kaya ang iyong presensya ma-experience namin. Lord, ngayong gabi, sa mga salitang ito, hindi lamang kami magiging tagapakinig, magiging buhay namin ang bawat mensahe. Salamat po dahil pagkakalooban mo kami ng karunungan, kaalaman, at pangunawa galing sa Banal na Espiritu upang ang lahat ng ito, Lord, ay maging liwanag, gabay sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Tulungan niyo po kami, Lord, pagkalooban niyo kami ng power from the Holy Spirit na magawa, makasunod, kalakasan din, Panginoon, na makapagpatuloy at matapos ang aming mga takbuhin simula pa lamang ng taon at may maganda kang gagawin sa aming mga buhay. Lord, tonight we pray na itong gabi ay gabi ng pagpapagaling mo sa aming lahat. Sa mga kapatid namin, may karamdaman, ikaw ang hihipo sa kanila ng iyong kapangyarihan, ng iyong Banal na Espiritu. Maranasan namin na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Salamat din, Lord, ngayong gabi pagbabago sa aming mga buhay at paglago sa aming pananampalataya. Sa mga kapatid namin, kasama namin, first time, regulars, team replays, Lord, pagpalain niyo po bawat isa na committed, na sumusunod at sumasamba sa iyo. Ang mga awiting ito, Lord, ay papuri, pagsamba sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, nananabik kami sa presensya mo. Hayaan niyo pong ma-experience namin ang kapayapaan, kagalakan, kasaganahan, kagalingan, kalakasan, magandang kalusugan, pagkaloob niyo sa amin, Lord. At tinideklara namin ang divine reversals sa aming mga buhay, posisyon, Lord God. Baguhin niyo po ang sitwasyon namin sa mas maganda. Iangat niyo mga nasa ibaba, Panginoon. Ikaw magbabago ng lahat sa aming buhay. Patuloy kami umaasa sa iyong kapangyarihan, O Diyos, at mga pangako. Ito po ay tutupad sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, aming Ama sa langit, muli manahang ka sa aming pagpupuri. Lahat ng ito, tinatanggap namin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Ayan, praise the Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Fridays 7 hanggang 8. Ako si Pastor Laban, mga pagpalang gabi sa ating mga kapatid. Ay, first time, pakitay ka lang dyan. Good blessing. Good evening sa iyo, Kuya Yuma, Brother Yuge, and Sister Maricel. Sister Novi, Brother Genesis. God bless you, Ate Rica Del and Kuya Senric. Salamat sa buhay mo, Brother Bench Kasipit and Sister Luz Lasatis. Alright, maya-maya, aawit tayo. Pambagat ng awitin natin, Nananabik. Salamat sa Diyos. Nananabik tayo sa presensya niya. Alam nyo, kapag nandun tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, naroon ng Diyos ang kagalingan, ang kagalakan, ang kalayaan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya manabik tayo. Hangarin natin na ma-experience ang Diyos sa ating buhay. Ayan, salamat sa Diyos kay Sister Tina Calomarde. Good evening sa Sir Lex Monsalve. Sister Geraldine De La Cruz. Good evening sa iyo. Sister Michelle Montoya. Brother Dingdong. Sister Neri and Sister Neri Monson. Sister G. Johans. God bless you. Pakipost ang mga lyrics dyan. Nananabik. Hello sa inyo, Sister Resi Parr. Good evening. Ayan, salamat sa Diyos. Pinabati rin natin si J.R. Alcantara Gabo al Brother Henry Miguel. Kay Brother Amado Gohel, Sister Yelin sa inyong family. Kay Brother Wilfred Salazar. God bless you, mga salamat sa Diyos. Sa Sister Alexa Bandin. God bless you kay Brother Jerry Tesorero. Brother Jerry, see you soon. Sister Ruth, Mam Ruth Royo, Abilene, Kobe, Abby Cheng. Good evening. Ayan, Brother Manwing, tsaka si Sister Carla joining us tonight. Salamat din si Raymar Cabrera. Salamat sa Diyos. Okay, handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Tayo ay umawit sa Diyos. Ninong Soylo. Ayan, ang ating Captain Soylo. Ninong Ellen, good evening din po sa inyo. Okay, salamat sa Diyos. Awitin natin to, Nananabik. Magpuri tayo sa Diyos. Salamat, Panginoon. Panahon, ikay bang nanatili aming Diyos
sinantapuri hanggang sa wakas. Hihintayin ang iyong paglilikas. Buhay ang Panginoon, siya'y tapat sa habang panahon. Ika'y mananatili, aming Diyos at Hari. Walang Church. Salamat sa Diyos. We know that you are blessed singing worship songs to our God. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatid natin for joining us tonight dito sa OPM Online Prayer Meeting Monday to Friday, 7 hanggang 8 tayo. Ako si Pastor Roban. God bless you. Welcome sa Jesus County Church. My Sister Janice, Sister Cheryl Resurrection, Brother Andy. Good evening sa konbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Salamat sa Sister Kim. Thank you, Lord. Sister Mami Kylie, Sister Ethel, Sister Tess. God bless you. Ayan, binabati natin. Kung kayo first time, pakitime dyan yung blessing. Good evening sa'yo, Sister Veronica Calzado, Sister Mea, kay Brother Herman, Sister Hannah. Good evening, Brother Sister Winnie. Thank you, Lord. Sa Kabala Tribe, God bless you, Mami Adin. Ayan, salamat sa Diyos kay Jaime Reyes. God bless you, brother. Jaime, praise God. Mr. Josefa de Ocampo, praise the Lord sa buhay ninyo. Ayan, thank you, Lord. Kay Tita Nida, Tito Renny, Aren Cra, Ash and Crystal, God bless you. Brother Ding Dong, good evening din sa iyo. Ayan, salamat sa Panginoon. Maya-maya yung Word of God. Tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Welcome sa iyong buhay. Salamat sa buhay mo. Si Brother or Sister Del Mariano, hello sa iyo. Del Mariano. Okay, coffee break muna tayo. Salamat sa Diyos. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa coffee break. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord at purihin ang Diyos sa ating comfy break. Name the book. Saan mababasa ang buhay ni Samson and Delilah? Sa Judges chapter 16. Napakagandang istorya na ito. Makita natin kung paano si Samson, binaliwala niya yung utos ng Panginoon sa kanyang buhay. At siya'y nagkamali at siya'y naging bihag ng kanyang mga kaaway. Pero pinapakita doon yung pagiging mahabagin ng Diyos, that God is the God of opportunities.
na humiling uli si Samson. Naalala niyo, naputol yung kanyang buhok, di ba? Pinutol. At yun nga, lumago ulit, humili siya sa Panginoon na siya'y palakasin muli para magapi ang mga Pilisteyong kalaban nila. At dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng panibagong oportunidad, pinalakas siyang muli ng Panginoon at doon nga, mas marami siyang nagapi sa mga kaaway nila. Ganon din sa buhay natin, maaring ikaw ay nag-fail, ikaw ay nagsuway sa ating Panginoon. Binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Tanda mo, lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi niya itinataboy. Kaya purihin ang Panginoon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos. Congratulations po sa mga kapatid natin. Weekly winners, ayan, sa ating load prizes. Pwede rin GCash, isa-send natin yan sa inyong mga number. Kayo kayo entitled, manalo kung kayo may tamang sagot every day sa ating Comfy Break Weekly. Paulit-ulit, pwede kayong manalo. Dalawang beses, tatlong beses. Kaya mag-join na kayo sa ating Comfy Break. Ayan, purihin ng Diyos. Kuha na tayo ng Bible. Buksan natin sa Joel chapter 1 verse 14. Joel, sa Old Testament po yan, mga kapatid. At habang binubuksan nyo ang inyong Bible, nagpapasalamat tayo sa Diyos araw-araw sa ating mga kapatid for being a faithful kingdom partner. Salamat po sa pagiging sa inyong partnership into the gospel of the Lord, no? Yung good news sa pagbabahagi. Kung hindi mo kayo nag-share, kayo naman ay bahagi kung kayo'y kasama sa mga nagbibigay sa gawain. Salamat po sa inyong mga giving. Tanggapin niyo pong masaganang pagpapala sa mga kapatid natin na bine-bless ng Lord. Ine-encourage ka namin, maging partner ka, maging kingdom partner ka, at hayaan mong maranasan mo yung kagalakan sa pagbibigay. On our comment section, nandyan yung ating GCash number para sa ating salamat sa Diyos. Puri ng Panginoon at babalik yan ng Lord sa atin. Gustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Kapag nagbibigay ka, God will provide for you. He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Alright, praise the Lord! Si Sister Marita Rupa Goles, good evening sa iyo. Sister Marita, good blessing. Salamat sa buhay mo. Tita Mila Concepcion, ayan, salamat sa Diyos. Ayun, pinapaalala uli sa atin ang ating digital evangelism. Sama-sama po tayo, sabay-sabay, mag-share ng ating live video. Pakitag na rin yung mga blessings. Salamat sa pagtatag kay Mami Veng. Binabati natin new blessing si Sister Melva Delmore. God bless you, Sister Melva. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa gawain. Basahin natin ang salita ng Diyos. Joel chapter 1, verse 14. Ayan. Sa Tagalog, sabi rito, iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang mga matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Juda sa templo na diyawe na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Manalangin tayo. Aming Diyos, Ama sa langit, salamat po sa pagbasa ng salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso, Lord. Tumubo, lumago, magkabunga, makita ang pagsunod, ang pagbabago sa aming mga buhay. Lord, sa panahon ng pagsisimula ng taon, ito rin ang kailangan namin gawin. Manalangin at mag-ayuno bilang sandata at paghahanda sa mga challenges na aming haharapin. Kaya Panginoon, mangaral, magturo at mangusap ka sa amin. Susunod kami, makikinig kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ayan, praise the Lord and good evening muli. Binabati natin mga kapatid natin. Thank you for joining us tonight dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays 7 hanggang ngayon. Ako si Pastor Roban, mapagpalang gabi sa inyo as we study weapons for warfare. Isa pong bubuksan natin, sandata sa pakikipaglaban, iyong panalangin at pag-aayuno. Napag-usapan na natin yung prayer. Powerful po ang prayer, but even more kapag ito'y sinamahan natin ng pag-aayuno. Ayan, pag-uusapan natin to, no? Sino rito mahilig ka sa
pizza? Anong pinaka-favorite flavor mo sa pizza? Ayan, pepperoni, okay, 4 cheese, 5 cheese. Mahilig ka ba sa pizza? Ang gusto niyo ba ay New York style? Ayan. Or spinach, creamy spinach? Ayan, salamat sa Diyos. Alam mo yon, may mga pagkakataon na kapag may mga celebration, naghahanda ng pizza, makikita mo kung favorite ng mga tao yung flavor ng pizza na yun eh. Minsan, kapag ang mga kasama mo hindi veggie lover, makikita mo na aalisin nila yung sibuyas, sarap pa naman yun, bell pepper, yung maliliit na bilog na itim, yung mga olives, di ba? Yung iba ayaw nang makapal yung crust, gusto thin crust. Makikita mo, inaalis, hindi nila kakainin ng buo. May kilala ka bang ganun? Na kapag nakain ng pizza, ibabaw lang yung kinakain. Well, alam nyo, okay lang yun kung sa pizza eh, na medyo may aalisin ka kasi ayaw mo. But when it comes to the Word of God, hindi pwedeng parang ganun tayo kumain. Napipiliin lang natin yung gusto natin sa salita ng Diyos. Ah, blessing, gusto ko yan, kakainin ko yan, tatanggapin ko yan. Ah, gusto ko yan, healing, Lord, I believe in the power of healing, gusto ko yan. Gusto ko tong lesson na to, faith, gusto ko yan. Pero alam nyo, pag tinanong mo yung top 3 na ayaw ng mga Kristiyano na lesson patungkol sa Biblia na itinuturo ng Panginoon Jesucristo, maraming beses, ayaw ng mga Kristiyano, number one, top 3 is yung giving. Ayan, ayaw ng mga tao yan. Pagbigayan, ako, pass muna kami dyan, bigayan eh. Ayaw ko magbigay. Ayan. Pangalawa, repentance. Ayaw nila ng pagsisisi, gusto nilang manatili dun sa buhay nila dati. At syempre, ngayon, ayaw ng mga tao, fasting. Ayan. Sino ba naman ang matutuwa na hindi kakain? Ayan, salamat sa Diyos. Kaya pag-usapan natin ito, ayaw ng iba to eh, pero alam ko gusto mo to, kaya nananatili ka. Kasi hindi ka namimili, you eat the Word of God whole. Diba, buo mo siyang kinakain, ako ano sinabi ng Panginoon, susunod ka, gagawin mo ito. Ayan, salamat sa Lord. Kaya in-invite namin kayo this coming Monday. Ayan, sa Monday na po, January 17, ang simula ng ating prayer and fasting. 17, 18, 19, 20, 21. Meron pa rin tayong OPM, 7 PM pa din. Sabay po ng ating panalangin at pag-aayon o mag-aaral din tayo ng salita ng ating Diyos. Alright! Ano bang ibig sabihin ng fasting? Okay. Yung fasting po, ibig sabihin yan yung siguro familiar ka dun sa isang brand ng iced tea o tinatawag na Nesty. Okay. Sounds like Nesty o Nestuyo yung ginagamit na salita dito sa Greek. It means literally not eat. No? Ang ibig sabihin ng fasting is hindi ka lang talaga kakain. Ayan. Hindi ka talaga kakain. Meron din tinatawag na digital fast. Hindi ka kasama yung hindi ka mag-browse ng newsfeed mo sa Facebook. Hindi ka muna manonood ng Netflix. Hindi ka maglalaro ng online games. Wala munang mga secular movies. Kundi, magpa-focus ka muna sa panalangin, sa pag-aayuno, at syempre, pakikinig ng salita ng Diyos. So pag-usapan natin, why is it a powerful weapon? Because fasting is commanded by the Lord. Bakit natin ito gagawin? Doon sa binasa natin sa Joel 1 verse 14, iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Kasama ka doon. If you are a believer of the Lord, sabi ni Jesus, when you fast, inaasahan ng Panginoon na tayo po nagfa-fasting. Inaasahan ng Panginoon na bilang mga mananampalataya, isa sa mga spiritual habit ng Kristiyano nag-aayuno. Kailangan meron tayong pagpipigil sa sarili natin na hindi tayo kakain kapalit ng papanalangin natin. Yung mga request natin, papanalangin natin na tayo lalong mapalapit sa Diyos. Sabi dito, tipunin ninyo ang mga tao. So it's a gathering, a corporate gathering na tayo mag-aayuno. Tipunin nyo ang matatandang pinuno at lahat ng taga-Juda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. So, hindi lang tayo mag-skip ng meal, yung meal time natin, dadaing tayo sa Diyos. Hihiling tayo sa Panginoon. Magpe-pray tayo. Kapag kumulo ang tiyan mo, uminom ka ng tubig, mag-pray ka. Yun yung pray and fasting. And also, we will fill our minds, our hearts with the Word of God. Pwede tayo manood ng mga Christian movies.
Passion of Christ, pwede mong panoorin yon. Reason, ayan, the book of Jesus, the life of Jesus. Mag-search ka na sa YouTube, sa internet na mga pwede mong panoorin, which is, para bang ito ay tayong katawan natin, i-detox muna natin. Hindi lang physically, kundi spiritually is our main priority. Detoxing from all the distractions of life. Lilinisin natin. So magfa-fasting tayo, hindi para mag-diet. It's a wrong motivation. It's a wrong reason. Para pumayat ako, Pastor, magpa-fasting. Hindi yun ang dahilan ng ating fasting. Alright? So, sabi sa Matthew chapter 6, verse 16 to 18, si Jesus to, ha, nagtuturo patungkol sa pag-aayuno. Kapag kayo'y nag-aayuno, ayan, sinabi dito, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. So, we live a normal day. Parehas pa rin. Diretso pa rin kayo sa trabaho nyo. Diretso ka pa rin dun sa work from home. Tuloy pa rin. Pero, huwag mo ipakita sa mga tao na malungkot ka. Bakit ang lungkot mo? Bakit hindi ka masaya ngayon? Kasi hindi kami kumain, nagpa-fasting. No, hindi po natin dapat yun ginagawa. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Nagpapapansin talaga. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. In verse 17, Jesus teaches us, kapag tayo nagpe-pray at pag tayo nagpa-fasting, sa halip, kapag nagpa-fasting ka, sabi ni Lord, kapag nag-aayuno ka. So, yung word ng Panginoong Hesukristo sa atin na kapag nag-aayuno, ibig sabihin talaga, ine-expect niya, bilang mga mananampalataya, nagpa-fasting tayo. Ikaw ba ay believer ni Jesus? Kung hindi ka pa nakakatry ng prayer and fasting, sumabay ka sa Monday. Sesend namin sa iyo yung mga dapat mong sagutan. Meron ding doon mga guidelines kung ano yung pwede mong gawin. I-PM mo yung mga nag-message sa'yo, magdagtag sa'yo, bakit mo naririnig to, at sumabay ka sa ating panalangin pag-aayuno. Sabi rito, maghilamos ka, lagyan mo ng langis, at ayusin mo ang iyong buhok upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. So parang, it's a normal day for us. Dapat ganun. Hindi tayo nagpapapansin na malungkot tayo kasi gutom na tayo, kumukulo yung tiyan natin, saktang ulo natin. Sabi rito, kapag ganun ang ginawa natin, normal day, naglamos, maayos ang buhay natin, ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam nito, siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. That's a wonderful news. Na kapag ginawa natin to in secret, when God sees our hearts pure, fasting and prayer, merong reward na naghihintay ito, mga kapatid. Kaya importante na tayo ay manalangit mag-ayuno, pero hindi tayo magpapapansin, hindi natin i-broadcast. Alam, hindi mo na kailangan pang i-post sa Facebook mo, day 1, day 2, day 3, fasting, tapos nagpo-post ka pa ng ganun. No, huwag na, hayaan mo na sila. Mag-focus ka doon sa relationship mo sa Panginoon. So, why it is a powerful weapon? Fasting is for a greater release of God's power in our life. It is a weapon for warfare because when we pray, this is powerful and also even more powerful kapag nag-aayuno ka, it opens our life for a greater release of God's power in our life. Sabi mo, greater release of God's power. One more time, greater release of God's power. Kung nararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo ngayon, even more, mararanasan mo pa ang kanyang kapangyarihan. At kung di mo nararanasan, when you pray and fast, you will experience God in a greater way. Sabi sa Isaiah 58 verse 6 sa New King James Version, pakinggan mo to. Is this not the fast that I have chosen? Sabi niya, to loose the bonds of wickedness. Alam mo yun? It means, when we pray, when we fast, nagkakaroon ng freedom. May mga bisyo sa buhay natin na nawawala. Inaalis ng Panginoon, magugulat ka. Marami ng experience dito. Dati, addict na addict siya sa online game, pero nagsubok siya ng panalangin at pag-aayuno, nawala yung desire, napalaya siya. Dati, bihag siya ng Netflix. Dahil nga, nag-fasting and prayer siya for 1 week, nawala na yung desire doon. Nawala na yung desire. Doon sa mga makumundong bagay, God has set that person free. And even lahat ng mga kasalanan sa buhay natin, ipagpa-fasting natin yan. Palalayain sa mga masasamang gawain, sa kasalanan, sa bisyo. Sabi rito,
to undo the heavy burdens. Kapag tayo nanalangin at nag-ayuno, may mga paggagaanin ng Panginoon sa buhay natin. Given na yung physical, gagaan ka kasi hindi ka kakain ng regular meal mo eh. Pero the Lord means yung spiritual life natin. Gagaan yung buhay natin. Makikita mo yung power ng Lord. Sabi dito, to let the oppressed go free. Palalayain yung mga bilanggo sa takot. Alam mo yun, maring ikaw dahil sa pandemic, nabuhay ka na sa takot. Alam mo yun, alalang-alala ka sa buhay mo, sa sarili mo, sa mga anak mo. Lagi kang takot. Hindi naman masama yung mag-alala sa kanila. Pero kapag nabuhay ka na sa pag-aalala, sa pagkatakot, nawawalan ka na ng faith. Alam mo yun, hindi ka na lumalabas kasi sobra ka ng takot. Naging bihag ka na, naging bilanggo ka na. May mga importanteng bagay ka pa naman na dapat gawin. Your life has meaning. At kapag ganito na ang buhay mo, subukan mo manalangit mag-ayuno, magkakaroon ka ng faith sa Panginoon. No? Mawawala ang takot, pangangamba. Ang sabi nito, break every yoke. Alam mo yung babaliin yung pamatok. Aalisin yung mga nagpapabigat sa buhay natin. Yung mga naging alipin na tayo ng mga bagay sa mundong ito. Aalisin ng Panginoon yun. When we pray and fast, that is a wonderful weapon. Kaya kung ganito yung buhay mo, nga pastor, naging alipin na ako ng takot, may bisyo ako na hindi ko maiwanan, kasalanan sa buhay ko, kapatid, I tell you, wonderful, a powerful weapon for our spiritual warfare, pray and fasting. Sabayan mo kami. Humanda ka na. Lunes hanggang Biyernes, 5 araw, bigay mo sa Panginoon. Makita mo yung magagandang pagbabago at kapangyarihan niya. In Mark chapter 9, verse 20 to 22, may greater release of God's power. Dinala ng bata sa kanya, so dinala ng isang tatay yung kanyang anak sa mga disciples. Nga lang ang problema, hindi nila mapalayas yung masamang spirit, hindi nila mapagaling. Sabi rito, nang si Jesus ay makita ng spirito, so dinala kay Jesus yung bata, pagdating ni Lord, sabi niya, ano bang nangyayari dyan? Bakit kayo nagkakagulo? Kasi po yung mga disciple nyo, hindi kaya. Yung mga disciple nyo, hindi tong anak ko, mapalaya yung masamang espiritu, mapagaling. So, ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, sige, hinarap sa kanya, dinala sa kanya, biglang nangisa yung bata. At natumba sa lupa, gumulong-gulong, bumula yung bibig yung bata. In verse 21, nag-interview pa si Lord, no? Kailan pa siya ganyan? Okay. Sabi ng tatay, simula pa po nung maliit siya. Sabi niya, gusto siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagi sa apoy at itinatapon sa tubig. Kawawa naman yung bata. Imagine the heart of the father na every time na nakikita niyo anak niyang sinusumpong at inaatake naman sa mga espiritu, nasasaktan din yung tatay. Sabi nung tatay kay Jesus, Lord, subalit kung may magagawa po kayo ay kaawaan ninyo at tulungan ninyo. Sabi ni Lord, kung ako'y may magagawa, kaya alam niyo ang ginawa ng Panginoon, pinalayas na yung masamang espiritu na yun. Saglit lang yun sa Lord, sa kanyang kapangyarihan, nakita niya gumaling, nag-restart, nabuhay nga yung bata, naayos, napalaya doon sa kanyang sakit. And yung mga disciple niya nagtatanong kay Jesus, kasi alam niyo po sa panahon na ito, yung mga disciple, binigyan na sila ng power ni Lord. Sabi niya, you will cast out demons, you will heal the sick. Alam mo yun? So nagtanong yung mga disciple, Lord, dati naman nagpapalayas kami yung masamang spirito sa pangalan mo. Binigyan mo kami yung power, di ba? Sabi nila, Lord, bakit this time hindi namin mapalayas? Bakit hindi namin mapagaling? Samantalang na marami na rin kami napalayas sa mga espiritu, sabi ng mga disciple kay Lord. Nagsumagot ang Panginoon Jesucristo. In Mark 9 verse 29, and he replied to them, this kind can be driven out by anything, cannot be driven out by anything. Hindi ito mapapalayas. Pero kung ikaw ay mananalangin at mag-aayuno, mapapalayas mo. But by prayer and fasting. Prayer and fasting. Sinabi mismo ni Jesus na kailangan niyo mag-ayuno. Alam mo yun, ang point dito sa buhay natin, meron ba sa buhay mo na matagal na issue? Kasalanan, bisyo, na Lord, bakit ganito hindi ko mapalayas to sa buhay ko? Ito ang tagal-tagal na itong issue na ito. Kapatid, manalangin kang mag-ayuno. Maaring pinagpe-pray na natin for how many years. But God's greater release of power can be experienced when we pray and fast.
Kaya alam nyo, mga kapatid, thank you Lord kung nagpe-pray tayo. Sa Monday hanggang Friday, dagdagan natin, mag-ayuno rin tayo. Ano ang promise niya kapag ganito ang ginawa natin sa Isaiah 58 verse 8, then shall your light break forth like the morning. Magliliwanag ka talaga eh. Makikita mo yung presence ng Lord sa buhay mo. Sabi rito, and your healing. May healing din kapag nagfa-fasting. All areas of our life. Physical healing, spiritual healing, emotional, mental. Sabi rito, your restoration and the power of a new life. Alam mo, excited ako para sa bawat isa kapag sumabay ka sa pag-aayuno. Ma-experience mo yung bagong simula, bagong buhay. Bagong, alam mo yun, it's a fresh day para sa'yo. Pagkatapos ng prayer and fasting natin, shall spring forth speedily. Sabi dito, mabilis na makikita sa atin. Mangyayari ito. Sabi dito, your righteousness. Your rightness, your justice, and your right relationship with God shall go before you. Manunumbalik yung apoy sa pananampalataya. Babalik tayo dun sa goal natin na, Lord, gusto kong lumago. Lord, gusto kong mag-mature. Alam mo yun, magkakaroon ka uli ng desire. Sabi rito, conducting you to peace and prosperity, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Napakaganda. Greater release of God's power. Meron ka ba pinagpe-pray kay Lord? Healing, restoration, prosperity, peace in our hearts. Lord, gusto ko uling magsimula. Gusto ko makabalik uli, Panginoon. Kapatid, prayer and fasting. It's a wonderful weapon. Maaring sa buhay natin, bigat na tayo. Alam mo yun? Dahil sa dami ng mga abalahiin na distraction, ang dami ko ng absent. Hindi na talaga ako nakaka-attend. Wala na yung fire ko dati, Lord. Bakit ganun? Isang dahilan, siyempre, nawala ng priority tayo sa Panginoon. But prayer and fasting, number two, it is a weapon because it's a way. It is a way of coming back to the Lord. Pagbabalik loob natin sa Diyos. Sabi mo sa mga kasama mo, magbalik loob ka sa Panginoon. Ayan. Umaring sabihin mo sa sarili mo, babalik na ako sa Lord. Joel chapter 2, verse 12 to 17, sabi rito, sabi ni Yahweh, mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Paano? May apostrophe. Mag-ayuno kayo. Manangis at magdalamhati. Marami sa atin lumayo sa pananampalataya. Lumayo sa relasyon sa Diyos. Nanlamig sa faith dahil sa mga problema, pagsubok, lumipat ng lugar. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyari, pinagdaanan mo. May iba ka nang pinagbibigyan ng oras, may iba ka nang priority, nagkatrabaho ka, nagka-boyfriend, girlfriend ka, nag-increase ang business mo, nakalimutan mo ang Panginoon, sabi ni Lord, manumbalik ka sa akin. It's a way of coming back to the Lord by prayer and fasting. If you're listening and watching today and saying, oh nga, Pastor, ako yun, napakalayo ko na sa Panginoon. At totoo, hindi naman talaga lumayo at nawala ang Diyos eh. Tayo yung lumalayo eh. Pero isang paraan para makabalik. Gusto mo bang makabalik? Sabi ng Panginoon, mag-ayuno kayo. You fast, you pray. Sabi sa verse 13 na siyempre, magpe-pray tayo, magsisi kayo ng buong puso. Pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin, yung mga mali nating gawa. At siyempre, yung mga taong nagsisi, may pagbabago sa buhay. Sabi niya, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpupunit ng inyong mga damit. Sabi niya, magbalik loob kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Dahil mahabagin siya. Amen! Alam mo, hindi sinasarado ng Diyos ang pintuan para sa'yo. Laging bukas ang langit para manumbalik ka. Isang paraan, mag-ayuno ka. At maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. And this is wonderful. Hindi galit ang Diyos sa'yo. Galit ang Diyos sa kasalanan, pero hindi galit ang Diyos sa'yo. Gusto ni Lord, bumalik ka. Mahal ka ng Panginoon. Naghihintay ang Panginoon sa'yo. Sabi niya, handa siya magbago ng isip upang hindi magpadala ng parusa. Baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na inyong Diyos at pagpalain kayo ng masaganang ani. Ibe-bless ka pa ni Lord kapag bumalik ka, kapatid. Ibe-bless ka ni Lord para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin, para makapag-worship ka uli, makapagbigay ka uli. Hipan ninyo ang trompeta sa Zion, upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. Nawala ka na ba? Matagal ka bang hindi naka-atin? Matagal ka na bang napalayo sa Panginoon? Kapatid, bumalik ka, naghihintay ang Lord sa pamamagitan ng panalangin at
pag-aayon. In verse 16, gawin ninyong seremonya ng paglilinis at magtipong kayong lahat. Sabi niya, bata, matanda, pati mga sanggol, maging mga bagong kasal, walang dahilan para hindi makasama sa prayer and fasting. Kahit yung mga anak namin nagpa-fasting, walang TV, okay? Walang cellphone, walang chichirya, walang masasarap na pagkain. Totoo yun. Pero kakain sila, yung kanilang regular meal, meron lang silang mga aalisin, soft drinks, kape, yung mga juices na tamis masyado, aalisin, tubig lang. Ayun, fasting. Verse 17, umiyak sa pagitan ng altar at ng balkonahin ng templo mga pare na naglilingkod sa Panginoon at manalangin sila ng ganito. Panginoon, maawa po kayo sa mga mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila sa kupin na ibang bansa nagsasabing nasa ng iyong Diyos. So number one is a weapon because we will experience a greater release of God's power when we pray and fast. Pangalawa is a way of coming back to the Lord. Maling tayo napalayo sa Panginoon, pero isa sa paraan para manumbalik uli ay pag-aayon at panalangin. Panghuli mga kapatid, ito po'y weapon because it is a spiritual preparation. Spiritual preparation, paghahandang spiritual. Ngayong taon, marami tayong haharapin mga challenges. Alam nyo si Jesus in Matthew chapter 4 verse 1 to 3, bago siya magsimula ng kanyang ministry, he fasted for 40 days and 40 nights. Sabi sa verse 3, dumating yung Diablo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mga tinapay, mga batong ito. Alam natin yung story na yan. Napagtagumpayan niya yung tukso ng kaaway. Bakit? Nag-ayuno siya eh. Nanalangin siya eh. Alam niya yung paghahanda. Bago ka sumabak sa gera, kailangan nakahanda ka. Kailangan prepared ka. Ganon din sa buhay natin. Spiritual preparation is prayer and fasting. Kung si Jesus Christ, listen to this, kung ang Panginoon natin, tagapagligtas, Diyos na nagkatawang tao, naintindihan niya yon. Meron siyang katawang lupa, mabubuhay siya dito, nag-pray and fasting siya, tingin ka dito, as we follow Him, kailangan din natin mag-pray and fasting. Kung si Jesus ka, 40 days, 40 nights, tayo nga limang araw lang eh. Kung si Jesus ka, kinakailangan. Ginawa niya yun kasi, we need preparation. It's an example for us to follow. Para maging handa, para magtagumpay tayo. Si Jesus nag-pray and fasting, aba, lalo na tayo. Yun, si Jesus yun, ha? Marami tayong haharapin eh. Maghanda tayo mga kapatid. Kahit nga mga estudyante dyan eh, na nag-graduate na, di ba? Graduating ka sa March, April, okay, congratulations ha. Di ba, maghahanda ka din para sa board, sa bar exam mo. Mayroong paghahanda eh. Kahit mga basketball player, pag walang liga, pag walang laro, nagpa-practice yan. Bakit? Kasi ayaw nilang mawala sa kondisyon. Maraming Kristiyano wala na sa kondisyon kasi hindi naghahanda. Nasa kondisyon ka pa ba? Sa pakikipaglaban. Ayan. Ready ka bang lumaban? Spiritual preparation, prayer and fasting. Alam mo, ginagawa yun. May mga drill, yung mga army, mga sundalo. Kapag walang gera, hindi yan nakatungangat, kakain lang. Tataba sila. May mga training yan. Nakikipaglaban, may mga tinatawag ng mga drills yan. Preparation para sa paghahanda sa gera. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Meron kang laban. At hindi ka pwedeng idle, hindi pwedeng relax-relax. Habang wala pa tayong laban, hinihintay pa natin. We will prepare by prayer and fasting. This 2022, we need to prepare ourselves. Marami tayong mga challenges, mga battles na haharapin. And God has prepared great things for us. Divine reversal. May mga gagawin ng Panginoon. And for us to gain a greater sensitivity from the Holy Spirit, marinig natin ang tinig ng Diyos para ma-experience natin yung revelation from God, mag-fasting ka. Prayer and fasting. Alam nyo, ang sabi sa John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pinapakita dito na hindi tumitigil ang kaaway. Lagi siyang nakikipaglaban, lagi siyang gumagawa ng mga bitag para tayo ay masira, manakaw. Alam mo yun? Na tayo ay wasakin, masira yung ating buhay, mawala tayo sa Panginoon. Pero kaya kailangan maghahanda tayo. Pang-atake na agad tayo sa panalangin. Ngayon pa lang, Lord, pagpe-pray na namin yung buong taon, ito yung mga mangyayari, ito yung mga gagawin namin. Hindi nagpapahingang kaaway. So tayo mga mananampalataya, kailangan hindi rin tayo nagpapahinga sa panalangin.
At ngayong taon na ito, mag-aayuno tayo as we start the year. Totoo yan eh. Marami mga tao slow start January. Kasi pagod na pagod ng December, ang daming mga celebrations and parties. Pero pagdating yung January, laging tulog, tinatamad. Paano ba magsisimula, Lord? Prayer and fasting. Magsimula tayo. Alam mo, makabalik tayo. In Luke chapter 9:23, kasama dyan. Sabi rito, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi ni Jesus, kailangan itakwil ang kanyang sarili. You will deny yourself, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam mo, lahat ng mga mananampalataya, there will be a denial of ourselves. Kapag nagpe-pray and fasting ka, inaalis mo yung masasayang gawain, yung hobbies, yung mga online game, kasama yung masasarap na pagkain, inumin. Tandaan mo yun, kapag sa fasting natin, kung aalisin mo yung hindi naman mahalaga sa'yo, hindi naman masyadong masaya, normal na, pwedeng mawala, pwedeng meron o wala. Yung mga importante, dapat yung mga mawawala sa atin, yung masasarap. Eh, kasi pag hindi masyadong importante, hindi masyadong mahalaga, hindi ganun katimbang. Tandaan mo, sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, palaging may sakripisyo. And we will sacrifice the pleasures of this world for spiritual blessing. Kaya, gamitin natin ang isang makapangyarihang sandata, panalangin at pag-aayuno. Alam nyo, ihanda nyo sarili nyo. Because as we pray and fast, we will increase in our spiritual discipline. Malilinis yung puso at isipan mo. Kapag nag-pray and fasting tayo, pati yung hunger, yung desire natin for the Lord, makikita doon mag-i-increase. And physically, ang blessing nito, makikita yung purifying effect sa ating mga katawan, spiritual freedom, ganun din yung liwanag ng Diyos at higit sa lahat yung mga answered prayer. Kaya mga kapatid, samahan nyo kami. Let us pray and fast this coming Monday hanggang Friday. Gawin natin tong sandata laban sa mga gawa ng kaaway. Magsimula tayong manumbalik sa Diyos para ma-experience natin yung greater release of God's power in our life. Amen? Thank you, Father. Salamat po, Heavenly Father. Maraming salamat. Tonight, we give you glory, reminding us the power of prayer and fasting. Thank you for your grace and your knowledge and wisdom pouring out to every one of us. Naunawaan namin, Lord. Kailangan namin ng panalangin at pag-aayon. At ngayong gabi, Panginoon, simula ng pagbabago at panunumbalik namin sa iyo. Maybe a lot of us are listening and watching and saying, Lord, o nga, tagal ko nang lumayo sa Panginoon, ng lamig sa relationship ko sa Kanya, hindi ako talaga naging worthy na isang anak ng Diyos, living my calling na wala sa akin. Hingi tayo ng tawad at magsimula tayong sumunod sa panalangin pag-ayon. Magsisihan natin mga pagkukulang at mga kasalanan natin. Makakatanggap tayo ng habag. Pagpapalaib pa tayo ng Panginoon. May of that person tonight and say, Pastor, ako yan. Gusto kong subukan. Gusto kong sumabay. Kailangan ko to sa buhay ko. Alam kong kailangan ko to. I need an answered prayer. I want you to pray with me. Galing sa puso, sabihin mo, bigasin mo tong prayer na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin. Sa buhay na walang hanggan, sa langit kasama ka. Palakasin niyo po ako ng iyong banal na espiritu. Patuloy akong makasunod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung sumabay ka sa ating prayer, kapatid, tinanggap ka na ng Diyos sa kanyang kaharian. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo at bagong simula binibigay sa iyo. Sabayan mo kami, hindi pa naman tapos ang ating buhay. Wala pa tayo sa langit. Nandun na tayo pupunta, pero nandito pa tayo. At marami tayong mga battles and challenges ahead. Kaya ang gusto ng Panginoon,
habang nandito tayo, maging handa tayo. Yung power niya, gusto niya ma-experience natin habang nasa lupa. Yung heaven, yung light of God, the glory of God in our life by prayer and fasting. Kaya mag-decision ka na. Isasend namin sa inyo yung mga manuals kung paano yung gagawin ninyo para makasabay kayo sa ating panalangin at pag-aayon. Meron tayong babasahin doon, mga word of God, at may sasagutan din tayo. I-message mo lahat ng mga nag-invite sa inyo. Okay, praise the Lord. In 5 minutes, tapos na tayo. But let us pray. And let us ask the Lord's power in our life na makita natin ang kanyang kapangyarihan at gawa sa ating mga buhay. Samahan nyo kami. Sabayan nyo kami sa inyong tahanan. Sabi mo, yes Lord, amen, praise God. Aming Diyos, Ama na nasa langit, one more time, we're asking in the mighty name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, Ikaw ang Diyos na sumasagot sa panalangin, makapangyarihan at dakila, tapat sa mga pangako. Lord, tonight we thank you for your word. Strengthen, empower, encourage us by your Holy Spirit to live a life that is pleasing to you, Lord. Sa prayer and fasting namin, inaanda namin ang sarili, ito yung isang data sa pakikipaglaban spiritual. Lord, help us to live disciplined life. Help us, Lord, by your Holy Spirit, strengthen and empower us, O God. In the name of Jesus, dalangin namin sa mga kapatid namin may karamdaman. Lalo na ngayon, Lord, na maraming kaso ang nag-positive sa COVID, Delta, Omicron. In the name of Jesus, I speak, Lord, by the power of your Holy Spirit, we declare, by the stripes of the Lord Jesus Christ, touch their bodies, heal them. Mula ulo hanggang talampakan, pagalingin sila. Sa pangalan ni Jesus, sila'y paranasin mo, Lord, ng kalakasan. Manumbalik ang kalusugan sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan. In the mighty name of Jesus, heal them from every viruses. Pinapalayas namin ang mga virus, sakit, disease, maging cancer, tumor, mga bukol na tumutubo. Layas, mawala ka, malusaw ka sa pangalan ni Jesus Cristo. There are people who are undergoing operation, Lord God, provide for them. Lord, sa mga kapatid namin na nasa ICU, hospital bed, nasa quarantine facility, nasa bahay, Lord, let them experience healing in the name of Jesus. And Lord, also we pray sa mga kapatid na sama namin na nalulungkot, nagdadalamhati sa kawalan ng mahal sa buhay. Panginoon, give them comfort. Empower them, Lord, by your Holy Spirit. Let them go back again into serving you. Pagpalain mo sila. And those people who are suffering mentally, emotionally, challenged by anxiety, depression, Lord God, give them peace. Help them, empower them, touch them. Cleanse their minds and their hearts. Give them comfort and your joy. Maraming salamat. Thank you, Father. We're expecting great release of your power in our life. Manunumbalik ka mga apoy sa paglilingkod. Mga nawala na matagal, manunumbalik. Ang mga nanlamig, mag-aalab ulit. We speak divine reversals sa aming mga kapatid. Babalik na rin mo sa mas maganda ang aming sitwasyon. Babaguhin mo ang aming mga buhay. Kaya Lord, we speak divine reversals in the name of Jesus into our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Ayan, good evening po sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-join mo sa ating panalangin. We are blessed to have you tonight. At kung pagkikay sumabay sa panalangin natin, tandaan mo, naririnig tayo ng tatay natin sa langit. Mayaman siya. Makapangyarihan siyang sumasagot. Kailangan nating manatili, maghintay, at patuloy na manalangin. Praise the Lord sa mga digital evangelist natin. Salamat po sa mga nag-share ng live video. Kung hindi mo pa nagawa, paki-share to. Maging blessing ka sa marami. Praise the Lord. Binigyan sa ating mga faithful kingdom partners. Salamat po sa inyo mga ibinigay at mga patuloy na magbibigay. At sa mga magsisimulang magbigay, itry mo. Andiyan sa ating comment section, yung GCash number natin. God bless you. God, let God prosper you as you continue to give. Start to give in His kingdom. Alright! Diyos, kung sumabay ka sa ating prayer kanina, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior. Kapatid, tinanggap ka niya sa kanyang kaharian. Anak ka na ng Diyos. Kaya sabihin mo to, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it.
I receive it in Jesus' name. Amen. Know what power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Bukas, patuloy ang ating series Weapons for Warfare. Excited kami sa Word of God. Ano kayang sandata ang bubuksan ni Brother Jonard? Samahan niyo po kami tomorrow sa ating online prayer meeting with our speaker, Brother Jonard. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!